Ito ang performance ng drug artist na si Pura Luca Vega sa awiting Ama Namin sa isang art space sa Quezon City. Hunyo raw na nangyari ang nasabing performance na kinatuwaan ng marami. Pero marami rin ang napataas ang kilay. Tila pambabastos daw kasi ito sa sagradong dasal. Depensa ni Pura Luca Vega. My intent was never to put down a particular group. More so, it's really just how the art of drag or queer art is naman talaga. It's kind of weird also to explain because, to be honest, I don't owe anyone an explanation for doing drag for art. But, you know, siguro sometimes, okay, para lang maintindihan nila yung where we're coming from. Ito una-una sa lahat, ah. Pura Luca Vega. Lukulakwaka ba? Hindi, biro lang. Hindi, una-una sa lahat ito ha. Pura Luca Vega. Alam mo, sabi nga nila, sa bansa na ito, tayo ho ay may kalayaan na magbigay ng ating ekspresyon. May kalayaan ho tayo ibigay natin ng kahit ano nating opinion. Kung ano man ang opinion mo, kung hindi mo man ginagalang ang pananampalataya ng ibang tao, kalayaan mo yan. Kaya, kalayaan mong hindi ka rumispeto, kalayaan mo yan. Pero do not expect that you would receive the same treatment. Sa totoo lang, kayong mga LGBT, ang hilig ninyong humingi ng respeto, huwag kayong i-discriminate. Pero kayo rin ang gumagawa ng dahilan para ikayo ay hindi respetuhin ng ibang tao. Yan ang hirap sa inyo. You keep on asking for respect. Pero ang problema, hindi kayo karespe-respeto. Hindi ko alam kung ganti nyo to dahil hindi mapasapasa yung lintik na soji na yan. Pero sa totoo lang, dahil sa ginawa mo, mas lalong marirealize ng tao na itong soji ay isang katarantaduhan sa bayan natin. Bakit to? Isipin mo, ginawa niya yan. May kalayaan siyang gawin at bastusin ang relihiyon ng ibang tao o paniniwala ng ibang tao. Pero pag ang soji ay naipasa, hindi natin siya pwedeng sabihan na masama ang ginawa niya. Hindi natin pwede, wala tayong magiging kalayaan para sabihin na itong mga ito hindi tama. Particular yung pagiging LGBTQ nyo. Alam nyo, ako honestly, nung unang pinanunood ko to, sabi ko, akala siguro nila sila'y nakakagante sa mga disagree sa soji o kaya nagdi-disagree sa mga taong nagdi-discriminate sa kanila. Ako, ang dami kong kaibigan. Ang dami kong kaibigang LGBTQ. As much as possible, I want to respect them. Kasi, una-una, they're human beings. Second, the love of God is not limited to man or a woman o yung sino man. Ito'y para sa lahat. Kaya lang, sabi ko nga, dahil sa ginawa nyong yan, mas lalo kayong pandidirian ng tao sa ginagawa nyo. Hindi ako, ha? Hindi ho ako. Ako, wala akong issue. Sa totoo lang ho, yung mga ganyan, tanggap ko. Bakit? Tanggap ko na ganyan kayo kababoy. Tanggap ko na yan. Tanggap ko na ganyan ang ugali ninyo. Bastos. Tanggap ko na yan. Hindi nyo nga marespeto yung ibinigay sa inyong gender. Yung pakayang Diyos na nagbigay. Rerespetuhin nyo. Diba? Hindi nyo nga marespeto yun eh. So what do I expect from you? Nothing. Honestly, nothing I would expect from you. Ulitin ko ha. If you cannot respect the gender that you have from God, bakit ko expect na you would respect God? I don't think so. Malabo nyo respetuhin ng Diyos dahil sa ginagawa nyo. Sigurado ako doon. And I will not condemn you because neither God condemn you. Sa totoo lang, God still loves you. Actually, kayo ang dahilan. Tayong dahilan. Tayong lahat na makasalanan ang dahilan kung bakit bumaba ang Panginoon. Ang punto ko lang dito, yung perception ng ibang tao na kesa yung ipinaglalaban ninyo, lalong magkaroon ng mag-gain ng support, eh hindi ho nakaka-gain ng support ang ginagawa nyo. Kaya nga kung ako sa mga LGBTQ, ikundina nyo itong tao na ito. Kayo magkundina. Bakit? Dahil dyan, lalong naiinis ang tao. Lalong magagalit ang tao at sasabihin, punyetang sojibilyan. Pag yan na ipasa, lalong bababuyin itong mga to dahil wala na tayong karapatang magsalita laban sa kanila.